Hello guys, good evening. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga katropang ka-riders dyan. At sa lahat ng mga kalikotero dyan, magandang gabi po. Ito na naman ang inyong likod guys, kalikotero mekaniko. Sa papakita kong video ito guys, ito yung kung paano magpalit ng clutch damper ng motor na Suzuki X4, yung mga old model na X4 yan. Magpapalit ng clutch damper sa kadahilan ng deform na or maalog na guys yung clutch housing. Maalog yung clutch housing kasi yung clutch damper niya is hindi na maganda yung pagkakabilog niya or deform na yung pagkakabilog ng clutch damper. So kaya natin papalitan guys. So keep watching guys. At kung magagustuhan niyo tong video na to, don't forget to subscribe sa my YouTube channel Kalikotero Mekaniko. At hit na rin ang bell button para ma-update kayo sa mga video yung ilalabas ko. So, tara sa video guys. So, yan guys. Ito yan yung nakikita nyo. Yung clutch housing ng X4. Yan. Nakatanggal na kasi yan. Yan yung tatlong yan guys. Yan. Yung tatanggal natin. Iga-grind natin yan para matanggal yung pin lock ng clutch housing. Yan. So, kailangan natin ang grinder. Patungan siyempre. Ayan. E grind lang natin yan guys. Sa pag-grind guys ng mga ganyan, so dapat maingat din kayo ng gagawin guys na iwasan yung mag-grind yung plates nya tsaka yung pinaka yung granahin nya guys. Tapos natin i-grind. So, pupukpukin lang natin guys. Yan. Meron na lang tayo na improvised na gamit para pag pupukpukan. Oh, mo, Jason.
Dapat guys, pagka nagtanggal kayo ng pinlock na yan, wag na wag nyong ipapatong yung clutch housing sa simento or either sa matitigas na bagay. Dapat meron kayong pinagkakalangan guys, yung katulad ng ginagamit ko na yan, tubo siya, PVC pipe na makapal yan, na winending ko siya sa sprocket. Kasi pag pinatong mo sa kanyan guys, sa siminto o sa matigas na baka niyang kasosin, may tendency siyang maputol. Yan guys, yung parang paa-paa na yan guys. Yan. Yung mga pagipagitan na yan guys. May tendency siyang mabasag. Yan, or maputol kung ipapatong niyo sa siminto. Kaya dapat guys, ganyan ang pagtatanggal. Dapat meron kayong nakatayong tubo para doon lulusot yung pinaka-lock pin na pinupukpok at yan. Pupukpokin nyo siya ng matulis na bagay. Yan katulad guys. Ginawa ko na rin yan guys, yung pangpukpok na bakit. Tapos tinulisan ko na lang. Yun guys, natanggal na. Yan, hindi na lang guys. Kunting pukpok na lang. Yun, natanggal na yung pinaka yung plate lock niya. Yun, nakita nyo guys, kung saan na nalaglag yung crash damper. Ibig sabihin guys, worn out na talaga, kailangan na talaga palitan. Kita nyo guys, maalum na siya. Tsaka yung tatlong rubber na yun guys, nakita nyo yun, yung tatlong rubber sa may gear. Yan, huwag nyo iwawala yan guys, kasi wala ka wala, bihira na may mabili ngayon yan guys. Yun na tears. Yun guys. May natira pang kunti. Hindi nalaglag yung pinaka-pinlock niya. Yun. Tanggal. Lampat doon mo na. Tears. Tapos daw. Nabili lang yata yan guys. Yung crash damper na yan. Ng aking yan, pinsan ng aking asawa is 150 lang. Ayan. Kasama na yan guys yung tatlong pin lock niya. Yan. So yan, sinusukat ko na yan guys. Yan. Alam nyo guys, yung dating original na class damper nito ng mga Explorers, makapal siya. Makapal siya pagka nilapat mo yung plate niya. Halos hindi siya tumatama sa bakal nung gear na yan guys. Yung replacement kasi ngayon guys, medyo manipis na siya. So pagka binalik mo yung plates niya, yun, wala na siyang alog. So yan guys. Yan, pag binalik mo yung plates niya, is sumasayad siya sa bakal. Yun, sumasayad siya sa bakal. Kaya medyo manipis na kasi yung mga replacement niyan guys. Hindi katulad dati ng mga original na kanya na kasi dampers medyo makapal siya. Kaya pag sinaksak mo yung plates na ganyan, hindi mo siya mararamdaman na sumasahayad sa bakal. Sumasahayad siya sa guma. Sa pinaklas damper. So, nagagawin tayo yung kanyan, yung magic. Lalagyan natin ng mahiwagang magic. So, panoorin nyo guys kung ano yung magic na gagawin natin dyan para yung plates na yan is hindi na siya tatama sa pinakabakal o sa pinakagear. Yung tinatawag na ang paglalagay ng magic. So guys, tumatama talaga siya guys. Manipis talaga yung replacement ng mga class damper. Sati. So, yan nga guys. At maghahanap tayo ng mahiwagang magic.
Ayan, guys. Yung ginugupit ko na yan. Yan, yun. Ang baba sa hula. Yun, yan ang lumabas. Para magamit. Para medyo mapakapal natin yung pasdamper na ilalagay natin. So yan. Bunting gupit. Bunting. Yan yung mga pan, guys, pinaglikasan ng mga langis. Yan. Pwede ka rin gumamit, guys, ng kwan, medyo manipis na goma. Kasi iba kasing goma, guys, medyo nag-i-expand siya, guys, eh. So yan, guys, hindi siya mag-i-expand. Kasi yung mga pasdamper, guys, parang mga special na goma yan, eh. Hindi rin siya malambot, hindi rin siya matigas. Yung mga cross damper na inilalagay sa ganito. Kaya guys, pinagunasan natin. Kita ang aking bilbil. Ay, abs ba ito, bilbil. Yan. Tatlong layer, apat na layer. Yan, guys. Kunting. Yan. Ah, medyo mapuro lang ating gunting, guys. Okay, damper. So, pagka magpapalit kayo, guys, ng mga crosshousing o cross damper, yan. Improvise na lang kayong ganyan, guys. Yan, nakikita nyo yan. Yung may nakatuhog dyan sa sprocket na yan. Yan. Pa-welding lang kayo ng ganyan, guys. Para mas mapadali yung ating trabaho. Tsaka iwas, para iwas sira na rin sa mga crosshousing. Gunting-gunting. Gunting punas, kumalangis. Isinukat yung bilog ng clutch damper. Binaluktot ang gunting dahil mapurol. Yan, ang gunting. Plastic. Sinukat yung bilog, pinutol. Yun. Anim na piraso yan, guys. Yung bilog na yan. Bilog yan, eh. Anim na piraso. Clutch damper ng Suzuki X4. Ginunting uli. Mapuro talaga ang gunting, pero kayang-kaya yan ni Boy Kalikotero. Yun. Mas maganda kasing medyo kailangan natin siya, guys, para yung mga katulad na sinabi ko, guys, medyo kumapal yung clutch damper na ilalagay natin. So pag binalik natin yung plate niya dito sa lock ng lock plate nung sa clutch damper, hindi agad sasayad yung plate lock ng clutch damper sa bakal. Ang una niyang sasayaran is yung goma. So para pagka pinres mo or binalik mo yung pinaka pin lock niya, is maganda yung pagkakaipit niya, guys. May ipit niya talaga yung clutch damper. Napakapit na, guys. Magic plastic. Yes. Kunwari bilog. Basta mag-porting bilog. Okay na yan, guys. So yun, guys, pag napanood nyo itong video na to, guys, magkakaroon kayo ng kunting idea kung paano magpalit ng cross damper ng Suzuki X4.
ganyan. Pero siguro mga guys, malimit na rin siguro magpagawa ng mga ganitong motor ngayon dahil sa mga moderno na yung mga ginagamit na motor ngayon. So ito lang kasi guys, yung X4 na to is kumbaga may sentimental value na siya sa tatay ng biyanan ko. So naalagaan pa rin nila. So yun, kailangan lang natin palitan ng clutch damper para ma-refresh ulit siya saka clutch lining. Papalitan ko rin ng clutch lining yan guys eh. Guys, malapit na. Kunting tiis na lang guys. At matatapos na ang bilog. Yun. Yun, naka-anim na. Si Boy Kalikotero. Ang dami ko talagang abs oh. Bilbil pala guys, hindi siya abs. Guys, kunting punas-punas para mawala yung dulas. At tinanggal uli guys, tinanggal ko uli yung mother. Yan. Siyempre na nilagay ko. At ilalagay ko na yung mahiwagang magic na aking ginawa. Yung secret magic. Punas-punas kunti. Yan. Para kunwari malinis. Para mag-gum. Matalas ko na. At unahin yung pan guys. Sa pagbabalik niyan, unahin yung mahiwagang magic. Yan. Inuna kayo mahiwagang magic na aking ginawa. Yan. Pag nailagay na, ipatong yung clutch damper. Yun. 1-0. Ayan, pangalawa. Ayan. At pangatlo. Ayan. Yan pa lang pala pangatlo. Pangatlo. Ayan. Yun. O, kita nyo. Ganda ng pagkakabilog. Pang-apat. Pang-lima. Kaya malog na. And the last one. Pang-anim. Yun. Ganda guys. Ganda ng pagkakapit. Walang kalog-alog. Not enough space. So pagka pinalik mo yung pinaka plate niya, yung lock plate ng clutch damper. Hindi talaga siya sumasaya guys. Una niya sinasayaran is yung guma. Yun. Balik natin yung, lagay natin yung pinlock. Yan. Una. Paayon. Tapos yung pangalawa guys, saka yung pangatlo, pataob muna yan para pinaka-guide niya muna yan guys para hindi siya ma-deform yan guys, para pag pinukpok mo isa yan, nakalapat na siya guys. Pukpukin lang guys ng martilyo, dapat dahan-dahan mga ganyan guys, hindi yung para ka na ikipag karera sa takbuhan. Kailangan mabilis para mauna ka ma-finish. Hindi yan guys, kumbaga dahan-dahan lang. Gentle, sabi nga nila. Last
konti-konti lang guys. Huwag bibiglain. Baka tumubo. Dapat tahan na alak. Kasi mas masarap yung dahan-dahan lang. Hindi yung biglaan. Masakit kasi pag biglaan guys. Parang yung jowa mo guys, kinuha mo lang sa dahan-dahan, hindi sa biglaan. Kasi kung biglaan guys, maari kang masaktan. Parang yan guys, yung ginagawa natin gas damper, pag binigla mo yan guys, may tindinsing mabasag, kaya masira. Kaya dapat dahan-dahan lang. Slowly but surely. At natapos na nga ang isa guys. Isa ulit. Yan. Dapat nalapat na lapat guys. Pagka pupo kayo ng kanya. Dapat pag pinlap na is lapat na lapat siya. Makakagit niya pala yan guys. Kunting pupok-pupok dahan-dahan. Iwasan yung tamaan yung kwan guys, yung yan yung pinakager yan. Kasi pag tinamaan nyo ng martil yan, pag nabasag yan, patay kang bata ka yan. Nahirap ka naman humanap ngayon ng mga kanyang parts ng mga old model na motor. So dapat maingat, maingat kang magpukpok ng ganyan. Maingat ng pagpupok gaya ng pag-iingat mo sa iyong minamahal. So, at tayo nakadalawa na guys. Yun. Wala ka talagang kaalog-alog. Yan lahat guys, sa lahat ng mga ganyan mga klase ng motor na mga ganyan yung mga problema yung naingay yung mga kasosyo, ganyan ang proseso na guys ng pagpakabit tsaka yung pagkakabit at pagpapalit guys. At malapit na nga tayong matapos sa ating, ginagawang pagpupukpok. Yan, sige, pokpok, 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 pokpok. Yan, pinokpok ulit, pinokpok ulit, pinokpok ulit. Yan, guys, yun. Yan, pinokpok na naman, yun, malapit na, guys. Yan, yun, malapit na, yan na, malapit na. Nilip, pinokpok. Yun. Pinokpok ulit. Yun. Hindi pa masyadong lapat. Pinokpok pa ulit. Yun guys. Ayan. Malapit na. Yun. Okay na guys. Wala nang kaalog-alog. Yun. Pinukpok ulit. Yun. Para suabe. Para lapat na lapat siya guys. Yan. Lapat na lapat yung pinaka pinalak. Yun. Yun guys. Okay na guys. Yan. Ganda ng pagkalapat niya. Walang kaalog-alog. Yun. Inuga pa, wala talagang alog. Pinaikot-ikot. Inuga pa, wala talagang alog. So, guys, kung okay, nagustuhan niyo yung video na yun guys, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Kalikotero Mekaniko.
at hit na notification bell para ma-update po kayo sa mga videong i-upload ko, guys. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood at magandang gabi at God bless po sa inyo lahat.